Sweet siya noon, bakit iba na siya ngayon? Okay, bibigay namin yung alam namin so far na nakatulong sa amin to understand na bakit nung umpisa, ang saya-saya, no? And then habang tumatagal, may nag-iiba. Para maintindihan natin bakit may nag-divorce sa US, may nag-annulment dito sa Pinas. So number one is mystery. Sa simula, maraming mystery. That's the time that you put your best foot forward. Yes. You want to be liked by the person na gusto mo. Tapos yung person na yun, gusto ka rin i-impress. And then eventually, nagiging familiarity yan. Alam nyo na rin yung amoy ng utot nung ano nyo, yung partner nyo, di ba? Ganon. You know too much. Number two, super high kilig. Yan yung pakiramdam na kakalabas mo lang dun sa store ng motor or kotse or yung bago pa. First time mong makatapak sa bagong bahay mo. And then eventually, habang tumatagal, nagiging normal yung kilig. Meaning, hindi na siya katulad nung dati na super kilig nung first time mo nakapasok sa bahay. Right, right. Pero kinikilig ka pa rin na, okay, I have a house, okay, pero nag-normalize yung kilig. Hindi na siya yung super tough. Makaka-relate yung mga may relationship ngayon. The first time you held hands, iba yung kilig level nung very first time kesa sa yes. Ngayon. You still love holding your partner's hand. It's still great. Pero, you have to admit na iba yung kilig level dati nung very, very first time. And then number three, nung simula, hindi natin alam na nakaka-deposit tayo ng mabuti. Bigyan tayo ng examples. Chocolates, flowers, nag-video call hanggang makatulog. Sasamahan kita, iahatid kita, ipagluluto kita. Yung first touch nyo, may kuryente yon. Yung unang beses kayo naghawakan, nako, grabe. And then eventually, habang tumatagal, lalabas na yan yung naturally na ayaw nyo na hindi kayo interested. Okay, so based on our choices, meron dalawang outcome. Ano yung dalawang outcome? Either you deposit less, resulting in less emotion, or mag-deposit ka, you'll choose to deposit every day, constantly, which will result, magkakaroon kayo ng more emotion for each other. May mga couples na hindi na sila in love. Pag nakita mo sila kumain together sa restaurant, pag lumalabas, alam mo hindi na sila kinikilig. Kasi nga, walang masyadong deposits yung mag-asawa. Tapos, meron namang couples na ang ganda ng deposits, later we will tell stories, na ang ganda ng deposits nila, kaya kahit 25 years na silang married, pag nakita mo sila, parang may glow pa rin yung couple, parang kinikilig pa rin. Okay. Yung simula, that is the effortless period. Walang effort yung kilig, walang effort gumawa ng things for your loved one. Habang tumatagal, dun lumalaki yung need for effort. Ayan, Maria, my husband put too much deposit kaya nung nagkamali ako. Nung nagkamali, di ko magawang magaling. Yun! So nagkamali ganda. Si husband kay wife. Pero sa sobrang daming deposit ni husband kay wife, hindi masyado nagalit si wife. Alam mo, this may sound light, pero actually yung sinasabi ni Maria, sobrang accurate yan. Kapag mataas yung deposits natin, pag nagkakamali tayo, hindi masyado nagagalit ng todo yung yes. Kabila. But if mababa yung deposits natin, konting mali mo lang, talagang sabog na. So ang ganda nung sinasabi ni Maria, that is very, very accurate. Sa sobrang puno mo ng positivity, pag may nega na dumating sa buhay nyo, hindi gaanong malalim yung hurt. Kapag maganda ang deposits ng partner mo, kahit nagkamali siya, hindi ka kaagad nagagalit kasi punong-puno yung love bank mo. So sobrang happy ka.